Tambak ang magpapalagay ng RFID. Nga ba ng pila? Aray ko po. Buti na lang nakapagpa-RFID agad. Guys, welcome again to my vlog. Andito ko ngayon kasama mga Apports natin, si Apports Kevin. Si Apports Campbell. Hey, kailangan natin mag-seatbelt muna, una sa lahat, bago tayo magsimula. Ngayon, ang content natin, papunta kami sa Startol, baka sa may Petron dito sa may Malbar sa loob ng Startol para magpalagay ng RFID. Bali dalawa kami. Itong isa ay Toyota Conquest, yung namang isa ay Hilux. Kay Apport Charles Bryan Mendoza, tsaka ito namang isa ay kay Apport Kevin Dimano, the Great. Tingnan natin kung paano ba ang maglagay ng RFID. So, yan. So guys, yan. Ito yung isa naming kasama. Toyota Hilux G. Yan, magkasama na kami. Papunta kami ngayon sa pagpapalagay ng RFID. So guys, kita-kita tayo doon. Tuturuan ko kayo kung paano ba ang pagpapalagay ng RFID. Guys, pasok tayo sa loob ng Startol. Pulang tayo ng ticket. Ticket eh. Let's go! Conquest! Hindi naman kami nagmamadali pero medyo mabilis sila magpatakbo. Pero sandaan lang naman. Takbong sandaan lang naman, guys. Your dancing feet to the rescue. Here I am. Want you to know your where I stand. Exit tayo sa Malvar exit, tapos entrance ulit tayo sa Malbar. Pabalik dahil yung Petron na pupuntahan natin ay sa pabalik. Actually, nalagpasan na natin yun eh. So guys, yan, papasok ulit tayo sa Startol. Pabalik. Kasi dun nakalocate yung gasoline station na pupuntahan natin. Petron. So guys, malapit na tayo sa Petron Malvar. I'm a rainbow too. So to the rescue. Here I am. Want you to know just if you can. Guys, pipila tayo dito. Nano. Can nobody get up in my car today? Back seat feeling like. Shout out sa'yo. Dali tayo pipila. Dali pipila. Medyo negative tayo ngayon doon kasi ubos na daw ang sticker. So, punta tayo sa Tambo, sa pinaka-office nila kung meron pa doon. Check natin, guys.
Ah, ngayon, eh di paalis na kami dito. Muna. Di road trip muna kami. Wala eh. Wala silang available ngayon. So guys, alis na ulit tayo. We're on to go again. Pasan niyo yung seatbelt. Seatbelt. In-inform ko na rin si Charles na mag-vlog ako ngayon na medyo bagal-bagal na ng konti. Baka kasi akala niya kinakarera siya eh. South, ano, South Racetrack. Tollway Division. So yan, yan sila. Medyo nagbagal na nga. Ngayon yung isa pa namin pakakapitan ng RFID. Si Johanan. Switch na. Punta na kami sa Tambo. Kita-kits tayo doon. So guys, malapit na tayo. Ayun na tayo sa mahihira sa Tambo exit. RFID, sir. RFID? Wala yes, na, po. Sir. Ah, wala na po. Alas 6 po, wala na pong numbers. Kasi first 100 lang po, lahat. Araw-araw pa 100 lang? Yung pong iba, meron pong 150. Yung iba po ay 100, ganun po. Ah, dito 100 kasi lang. Kasi po sa umaga, alas 6 po, madami ng pila dito. First 100. Okay. Ay, wala na po, cut-off na po yan. Sir, cut-off na tayo. Patok na. Bukas na lang, sir. Sige, sir. Thank you. Agahan nyo na lang po ang pila. Oh, okay, sir. Thank you. Ingat kayo, ingat. So, guys. Talaga sa atin yan. Talagang negative ngayon. At talagang wala din silang available ngayon na sticker. So, guys. Yun, medyo negative ang lahat natin ngayon. Ngayon ay pauwi na ulit kami. Dahil, yun, sinabi nga nung enforcer kanina. Na hanggang 100 lang yata 100 people example, 100 numbers lang a day. Ang per day. So bukas pipila na lang kami ulit na maaga. Siguro mga 6 daw kasi marami na raw pila. So siguro pipila kami ito mga 3 o'clock. Ayos lang kaya yung mga 3 o'clock mga tropa. Naharap pa ako nun eh. Yeah. Matutulog pa lang ako nun. So guys, yun. Tawag dito. Shout out na lang sa mga kasama ko. Mamaya na lang ulit. Bye-bye. So guys, yun, hindi nga kami natuloy na makakuha ng RFID noong magkakasama kami nila Apports kasi 100 tickets o 100 stickers lang daw ang mabibigyan per day. So kinabukasan hindi ko alam kung tumuloy sila kasi sobrang aga nilang pumila, so hindi na ako sumama. Ngayon turuan ko na lang kayo kung paano kumuha ng RFID kasi meron na namang RFID sa kaya namin, so may XP na ako tungkol doon. Ang kailangan mo lang naman pag nagpunta ka sa office nila, kailangan mo ng ORCR, photocopy ng ORCR. Kailangan mo rin ng ID, driver's license pa pwede na yun. May ibibigay sa yung form, fill up ka lang ng form doon, tapos yun, sila naman na maglalagay ng sticker. Sila din na magde-decide kung saan ilalagay kasi kung tinted ka, doon mapapalagay sa doon mapapalagay sa headlights mo. Pero kung wala ka naman tint or 3M ang tint mo, mapapalagay yan sa windshield. Yan, makikita niya naman sa screen. Tapos, pagka naman gusto pa rin sa windshield, kahit may tint ka or naka-ordinary tint ka, yun, di ikakat nila or ipapakat mo yung tint mo. So yung sa amin,
Yung sa Navara is sa headlight na palagay. Tapos itong Fortuner ay sa windshield na palagay. So guys, sana ay nakatulong ako sa info regarding sa paglalagay ng RFID na mga sasakyan nyo. Don't believe in this guy. Shout out sa'yo, bro. Yan, thank you very much for watching my vlog. Sana natulong sa mga gusto magpakabit ng RFID. Tsaka thank you sa mga viewers, likers. Sana patuloy nyo akong suportahan sa aking ginagawang vlog. Tapos, thank you. Thank you very much. See you soon.